Hi guys! Hi. Welcome back to our channel! Say hi. Hi to them. Hi! What's your name? Hi. Me? Zion. Me. Zion. So we're... Hi. Hi guys! Welcome back to our channel! So in this video, isishare ko sa inyo yung bagong-bagong update regarding attestation letter. So alam ko, marami ng excited na makakuha ng attestation letters, lalo na sa mga nagbabalak maging international student dito sa Canada. Kasi nga, as of now ha, hindi nakakasubmit ng study permit applications kung walang naka-attach na attestation letter. Well, subject to certain exceptions, hindi naman lahat kailangan. Pero yan, sa ngayon, marami talagang nag-aantay ng pagre-release ng attestation letter para syempre tuloy-tuloy na rin ang pagsasubmit nila ng study permit application. So yan, sa update na ito, meron ng developing news and ang pinakauna sa lahat ng provinces ng Canada na nakapag-develop ng procedure regarding the issuance of a Provincial Attestation Letter or PAL ay ang British Columbia. Yan, so very good si British Columbia kasi kahit until March 31, 2024 yung deadline sa kanila ng federal government para makapag-create ng procedure for the issuance of Provincial Attestation Letter, yan, in-start na nila yung pag-i-issue nito last March 4, 2024. So now the British Columbia government is now providing the provincial attestation letter to the qualifying post-secondary institutions for the new international student applicants to apply for study permit to study in Canada. So as I've mentioned, yan, nag-start na ang kanilang issuance ng PAL or Provincial Attestation Letter last March 4, 2024. Although there are news ha, na aside sa British Columbia, nag-start na rin daw si Alberta government sa pag-issue ng Provincial Attestation Letters. Although I was not able to confirm it in the Alberta government website dahil walang nakapaskil pa regarding Provincial Attestation Letter issuance. So maybe it's still up for updating. We still have to wait for the Alberta government and for the rest of the provinces to follow along with British Columbia. So just a short background or just a very quick background, no? Bakit ba nire-require itong provincial attestation letter para sa mga international students na mag-a-apply ng kanilang study permit, yan, for study here in Canada? Well, backtrack tayo ha. If you can remember yan, we have a very big news noong January 22, 2024 na din-deliver ni Immigration Minister Mark Piller. And sa news na ito, dyan niya sinabi na magkakaroon na ng capping ang international students dito sa Canada. So, ibig sabihin, limitado na lang ang pupuntang international students dito sa Canada for the year 2024 and 2025. So, 2 years muna since this is a temporary policy and he said that he will assess in the years to come kung kailangan pa ba magkaroon ng capping, ia-adjust ba yung cap or itataasan ba. So, for the year 2024 ha, the limit is just 360,000 study permit approvals na lang for the entire Canada. So that's already a decrease of 35% compared to the past year. So malaking kabawasan na yan. And syempre sa 360,000 na yan, maghahati ang bawat provinces, ang bawat schools in that provinces, kasama na dito yung mga private institutions and public institutions within that province. And just a quick review, ano nga ba itong provincial attestation letter? Ba't nire-require na ito starting January 22, 2024? So yung provincial attestation letter kasi, ito yung magiging verification letter natin. So this letter will serve as proof or evidence na yung application ng isang prospective international student, it was accounted for within the federal government's maximum limit.
Yan, kasi nga 'di ba ang limit natin ay 360,000. Siyempre, medyo mahirap i-monitor 'yan. Meron tayo ditong federal government, may provincial government pa, and maghahati-hati ang bawat probinsya sa 360,000 na approvals na 'yan. So para ma-monitor at hindi lumagpas sa limit, mayroon tayong tinatawag na provincial attestation letter. So as what you can see in the screen, yan, the originating source or body of the provincial attestation letter ay yung provinces dito sa Canada kung saan nakalocate or saan nakatirik ang school na papasukan ninyo, whether it's in BC, whether it's in Alberta, Manitoba, Nova Scotia, Ontario, etc. Kasi we have a lot of provinces here in Canada. But in this case, yan, makikita nyo BC kasi nga in our update today, it is the British Columbia that has already a system in place for the issuance of the provincial attestation letter. And yan, if you are the applicant nga pala, ikaw yung nagbabalak mag-aral dito sa Canada, you need not worry na pumunta pa sa government yan para hingin ang provincial attestation letter. Kasi it is the British Columbia or the government who will be giving the provincial attestation letters to the post-secondary institutions. And ito ng post-secondary institutions ang magbibigay ng provincial attestation letter sa inyo once makasecure na kayo ng letters of acceptance from them. So yung matatanggap nyong letter of acceptance with the provincial attestation letter, isasama nyo yan sa study permit application ninyo na isasubmit sa IRCC. So this is one way na ma-monitor nila that they are still acting within the limit. Yan, hindi sila sosobra kasi nga the very purpose or reason ng pag-i-issue ng provincial attestation letter ay malimit to 360,000 lang muna na study permit applications for the year 2024. So note that institutions that have used their full allocation will be unable to submit additional applications until the federal government issues a new allocation for the following year. So ngayon na pinag-uusapan natin yung allocation, tingnan natin gaano ba karami ang pwedeng i-issue na provincial attestation ng British Columbia. So the PAL allocation in British Columbia, according to the news, is that 83,000 study permit applications yung pwede nilang bigyan ng provincial attestation letter. So that is lower compared to the 97,000 na study permit applications na i-release nila noong 2023 or last year. Since we are just talking about study permit applications, pwede pa tong ma-reject ha, hindi automatic na yung 83,000 na inirelease kasama ng PAL ay ma-approve. So based on the recent acceptance rates, the federal government anticipates roughly 50,000 granted study permit applications in 2024. So that is down from 60,000 in 2023. So guys, take note that even if may provincial attestation letter kayong nakuha kasama ng letter of acceptance nyo from that school, hindi ibig sabihin na guaranteed na yung spot nyo or secured na kayong makakapasok dito sa Canada. So this can still be rejected. And sabi nga sa news, out of the 83,000 study permit applications, yan, 50,000 lang ang magagranta ng study permit approval. So that is just based on the recent acceptance rate. So pwede pa tong tumaas, pwedeng bumaba, but that is their figures. Yan. So sino nga ba ang kailangan mag-provide ng provincial attestation letters together with their letter of acceptance kapag nagsubmit na sila ng study permit applications? So ito yung mga prospective international students na papasok sa school with non-degree issuing graduate programs, particularly certificate programs and diplomas. And kailangan mo rin ng PAL if you do not belong with the exemption provided. So ito yung mga exempted from getting PAL. So those who are primary and secondary school students, of course, mga elementary and then high school students, yan, master's or doctoral degree students. So it's very highlighted all over the news that kapag master's or doctoral degree yung kinuha mo, hindi ka kasama sa international student capping. So, pwedeng-pwede ka na mag-submit ng iyong study permit application anytime
without waiting for the PAL. And then exempted rin from getting PAL ay students already in Canada with a valid study permit. And then in Canada work permit holders and their in Canada family members. Next ay students already in Canada applying for extension. And finally, students whose application was received before 8:30 a.m. Eastern Time on January 22, 2024. So, very time-sensitive to kasi kung kailan in-announce yung news, dun pa lang siya naging operative or effective. So, if you submitted your study permit application before 8:30 a.m. ha, you will not be required to get PAL. Yan, basta na-submit mo na yan before 8:30 a.m. So, yun lang guys, ang ating update yan regarding the attestation letter. As what you can see and observe, ang update natin ay nagpo-focus sa British Columbia kasi nga sila pa lang ang may system in place para sa pag-i-issue ng provincial attestation letters. But I hope in the next few days or in the next few weeks, yan maka-follow na rin sa pag-i-issue ng provincial attestation letters yung other provinces. Kasi nga alam ko naman, sobrang dami na nag-aantay and gusto na makasubmit ng study permit applications. Yun nga, syempre, di ba, pwedeng ma-delay ang ating applications kung mahuhuli rin ang pagkuha natin ng provincial attestation letters. So, para sa mga nag-aabang dyan na mag-aaral sa British Columbia, yan, pwedeng-pwede na kayo makasecure dahil meron na kayong system in place in getting a provincial attestation letter. So, yeah, hanggang dito na lang. We'll see you on the next one! Peace. Say bye. Bye. Bye.